na ito, merong inihandaan Diyos sa atin. Amen. Merong sasabihin ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita sa kanyang lingkod. Kaya tanggapin po natin at sige ng Diyos. Alright, thank you. Yay! Hallelujah! Saka po din ang ating panginala, di po ba? Amen. Kaya po sa pag-aaral natin ng kanyang salita, talagang mababatid natin ang kanyang karunungan. Hindi karunungan po, karunungan ng Diyos. Amen. Kaya po, tayo na nalangin sa Panginoon. Panginoon, salamat po sa araw na ito, Panginoon, ako po ay sumasama sa iyo, Panginoon, na gamitin niyo lamang po ako, Panginoon, bilang ituloy po na yung mga salita, Panginoon, na ihayag sa mga tao ni Kuogan. Lord, hindi po ako ang magsasalita, kundi ikaw, Kuogan. Yes. Lord, salamat sa biyaya mo, at sa kalakasan na ibinigay mo sa amin, Panginoon, salamat po. Palakpakan sa natin ang aming Panginoon. Ngayon po, iwin mapukuna natin ang ating mga bisita na talaga namang full support sila sa kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya po, tumayo po ang ating mga bisita. Tatalakay ngayon, pag-unawa sa iyong shape. Ano po ba kaya sa palagay natin ang shape na ipinigay sa atin ng Diyos? Ayun po ang ating tatalakay ngayon. Ang pangalawa po ay ang paggamit sa ipinigay sa iyo ng Diyos. Ano po ba natin? Paano po ba natin gagamitin ang ipinigay sa atin ng Diyos? Kaya po, tutanghayan po natin ang sasabihin ng Diyos para sa atin. Una po, unang kabanata. Kabanata 31 po, ang pag-unawa sa shape. Sabi dito, sabi sa 139:13, ang anuman aking sangkap, ikaw o Diyos ang humika sa tiyan ng aking inay, inupog niya ako, bata, sabi dito. So, ibig sabihin po, nung tayo po nasa sinapupunan pa po tayo ng ating ina, ang Diyos ang naghubog sa atin. Hindi ang ating mga magulang, kundi ang Diyos ang humubog sa atin. Kaya po, magpasalamat tayo na ang Diyos ang humubog sa atin, hindi ang ating mga magulang. Kasi po, ang ating Diyos ay pakapangyarihan sa lahat ng oras at sa lahat ng mga bagay. Palakpakan natin ang ating Diyos, talagang napakabuti na. Kaya sabi ko dito, nung nakaraming po, ang napag-usapan natin ay yung dalawang acronym na salitang shape. Sabi dito, ang spirit gift o spiritual na kaloob o heart o puso, sabi dito. Noon, sabi dito, sabi ikaw lang ang maaaring ikaw. Nang hinubog ng Diyos ang bawat isa sa akin, sigurado siya, wala tayong kapare sa mundo ito. Di po ba napakasarap isipin na bawat isa sa atin ay walang kapare, di ba? Ikaw, si Sister Bing, si Pastora, wala tayong kapare ni isa man sa atin. Kung anong mukha mo, hinubog yan ng Diyos. Kaya pasalamat tayo sa Diyos na bawat isa sa atin may mukha na galing sa Diyos. Salamat sa Diyos. Palakpakan. Sabi dito, Di po ba, ang sarap isipin na mayroon tayong Diyos na nakakaalam ng lahat ng bawit, ng lahat ng bagay, sabi dito. Sabi niya, ako ang daan at ang ilaw at ang katotohanan. Kaya po, ang lahat ng bagay ay galing sa kanya. Wala po tayong nalalaman, kundi siya lang ang may alam. Kaya salamat sa kanya. Sabi po dito sa kain, sabi dito, walang eksaktong kombinasyon ng katangian gaya ng nasa iyo. Bukod tangi ka dahil dito, walang sino man ang makakaganap ng papin mo. Kaya po, kung ano po ang papin na ginagampanan mo o binigay sa iyo ng Diyos, na ibinigay o pinagkaluban ka niya ng mga bagay na dapat mong bangpanan, ay bangpanan po natin. Dahil po, para sa kaluwalhatian mo ng Diyos. Amen. Salamat sa Panginoon. Pero kahit na papatay-patay ang ating microphone.
Ayun. Salamat sa Diyos. Sabi dito, patuloy po tayo. Sabi nga, walang makakaganap ng iyong papel na ipinalaga ng Diyos kung hindi mo gagawin ito ng ayon sa iyong kalooban. Kalooban pala ng Diyos, hindi natin kalooban. Sabi dito, sabi, walang sino man ang makagagawa nito. Kaya po, isang katawan tayo, pero iba-iba ang mga gawain. Kaya po, at sa bawat gawain, ang isa sa atin ay nawawala. Hindi ginawa ang kanyang gawain, hindi po mabubuo ang katawan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Palakpakan po natin siya. Sabi po sa 1 Corinthians 4, verse 6, iba't iba ang kaloob, iba't iba ang paraan ng paglilingkod, iba't iba ang gawain. Yun nga po, iba-iba ang ipinagkakaloob ng Diyos. Iba-iba ang mga paraan na ginagawa niya para sa atin at iba-iba ang mga ginagawa natin para sa Kanya. Palakpakan po natin ang Diyos, napakabuti talaga ng Diyos. Kaya talaga po ang gawa sa Panginoon dahil talagang first love ko siya eh, si God. Sabi ni Lord, sabi dito, ang ownership nating pag-aaralan ay abilities o makayanan sa paggamit nito. Paano po ba natin magagamit yung mga abilidad na ibinigay sa atin ng Diyos? Sabi, ang mga kakayahan mo at ang mga likas na talinang taglay mo, nang isilang ka. Yun. Sabi ng Panginoon, siya ang nagbigay ng talino mo, ng kalakasan mo, nung isinilang ka sa mundo dito. Kaya gamitin natin, huwag natin sayangin, sanayin natin ang talagang kagampanan natin. Salamat sa Diyos. May mga taong may angking kasanayan sa pananalita at tulad ko, Diyos. May mga kakayanan sa kalakasan, hindi ako magaling doon. At mahusay ang kanilang physical na koordinasyon, sabi doon. Kaya mayroong mga taong na magaling siya, mahina siya, huwag po natin tingnan yung kahinaan niya. Yes. Ang tingnan po natin yung pinakamalakas niya. Kaya po yun yung nagpapalakas sa akin. Yes. Sabi dito, may mga taong angking kasanayan sa pananalita, di po ba? Tapos, ang ito naman ay mahusay sa mga numero, matematika. Ako, matalo ako doon. Musika, medyo. Tapos, gawain, mekanika, hindi lalo akong marunong doon. Lahat ng ating mga kayanan ay nagmumula sa Diyos. Yes. Kahit ang ating mga kakayanan ginagamit natin sa pagkakasala ay galing din yun sa Diyos. Ang mga ito ay sadyang mabuti yun. Pero, nagagamit natin sa pagkakasala. O kaya, inaabuso natin. Kaya naman, ang halimbawa nito ay binigyan kalimbawa ng Diyos ng kaloob na ipangangaral ang kanyang mga salita. Pero, ang iyong ginagawa, ipinagsabi ang mga buhay na iyong kapitbahay o kapwa. Imbis na sana yung salita ng Diyos, ang ipihayag mo, ang buhay ng mga kapitbahay mo, ang iyong ipinagsasabi. Chismis ang kailan. Kaya sabi ng Diyos, yun ang sinasabi na kakayahang ginagamit sa pagkakasala na galing sa Diyos, ang mga ito ay sadyang mabuti, subalit nagagamit ito sa maling paraan at kaya inaabuso. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sabi naman sa Romans 12:6, mayroon tayong mga kaloob na magkakaiba ay sa kagandang loob ng Diyos sa atin. Kaya napakabuti ng ating Diyos dahil kasi siya ang nagkakaloob sa atin ng mga kaloob na wala sa iba na mayroon tayo. Na mayroon tayo, na wala rin tayo. Di po ba? Salamat sa Diyos. Ay isa sa mga karaniwang itinadahilan ng mga tao sa hindi nila paglilingkod ay wala talagang akong abilidad. Wala daw silang abilidad na maihahando. Ito'y walang katotohanan. Walang katotohanan ito. Ikaw ay may angking kakayanan. Hindi lang duse-dusena, kundi marahil ay 100 pa. Mga kakayahan, hindi mo na masaliktin, hindi mo na malayang mayroon ka. O di mo nagagamit, sabi niya. Maraming pananaliksik ang nagpapakita ng isang karaniwang tao ay may kakayahan. Yung iba pa nga, 500 hanggang 700, iba't ibang uri ng kasanayan at kakayahan sa isang higit pa. Pwede mong maisip, bawat kakayahan ay pwede mong gamitin para sa kalwalatian ng Diyos. Palakpakan natin ang ating Panginoon.
kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin na magkakaiba. Ating ito'y sanayin at tuluyang maging isang tunay na kaluwalhatian sa Diyos. Sanayin lang po natin ang ating mga ipinagkaloob ng Diyos. Yes. Kasi sa ating pagsasanay, tuluyan na maging isang perfect Diyos. Kasi ang Diyos ang nagkukubog sa atin eh. Yes. Sabi sa 1 Corinto 10:31, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Kaya po, napakabuti ng ating Diyos. Kasi kung ano man ang ating ginagawa, isipin natin na ang ating pinaglilingkuran hindi tao, kundi ang Diyos. Yes. Kasi hindi pa tayo nakikita ng ibang tao kung ano ang ating ginagawa, pero may isang nakakita sa iyo, ang Diyos. Yes. Kaya, salamat sa Diyos. Amen. Iba't iba ang ating mga gawain. Ngunit, kumakatawan tayo sa isang katawan ni Kristo Jesus. Binigyan ng Diyos ang ibang tao ng kakayahan kumita ng malaki. Malaki. Kasi sinabi ni Moises sa mga Israelita na alalahanin mo ang mga Panginoon mong Diyos sapagkat siya ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan upang pagkaroon ka ng kayamanan sa mundo nito. Sabi yan sa Deuteronomy 8 verse 18. Kung ano man po daw ang ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos, bigyan mo ito ng halaga at papuri para sa Kanya. Kasi lahat ng bagay ay nanggaling lamang sa Diyos. Wala niyang iba pa. Amen. Ang mga taong may kakayanan ay mahusay magpalago ng mga negosyo, gumawa ng pagkakitaan o mag-isla at kumita ng malaki. Ikaw ay may kakayanan. Sa pangangalakal, kailangan mo itong gamitin at para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yes. Sabi ng Diyos, nais ng Diyos na ang lahat ng mga bagay na ating ginagamit o gawain ay para lang sa kaluwalhatian niya. Kasi ang Diyos natin ay manibubuin. Kaya po, mag-ingat po tayo sa lahat ng ating ginagawa. Wala mang nakakitang tao, pero ang Diyos nakakakita sa iyo. Sabi dito, hindi binigay sa iyo ang mga kakayanan mo para lamang magkaroon ka ng pagkakakitaan. Hindi binigay sa iyo ang mga ito upang magamit mo sa ministeryo mo lang. Hindi yan binigay para iministeryo mo lang. Sabi sa Pedro 4:10, kung paano ang bawat isa ay tumanggap ng kaloob, ipaglingkod ito sa isa't isa bilang mabubuting katiwala na masaganang biyaya ng Diyos. Sabi dito, kung mayroon lang tayong kapatiran na nangangailangan ng tulong, tanda po yun ang isang paglilingkod. Hindi po paglilingkod sa tao, kundi paglilingkod po sa Diyos. Amen. Ang bawat pagtulong, bawat mga kapatiran na nagsusulungan, ang tunay na kagalakan para sa Diyos. Amen. Hindi ka narito sa mundo upang paglingkuran ka. Hindi tayo narito sa mundo upang paglingkuran tayo, kundi tayo ang naglingkod para sa kanila. Ganon din kasi ang ginawa ni Jesus nung siya'y narito sa mundo. Ginawa niya ang lahat ng mga paglilingkod para sa mga tao. Yung halimbawa lang po nito, yung nagpakain siya ng libu-libong mga tao na nagbubuto, wala silang makakain, pinakain niya po yun. Tapos, nagpagaling siya ng may mga sakit. Di po ba tanda yun ang paglilingkod? Naglingkod siya para sa mga tao. Yes. Ilan lang po ito sa mga paglilingkod ng Panginoong Jesus sa atin? Naglingkod siya sa tao para sa katubusan ng ating mga kasalanan. Amen. Upang makamta natin ang wagas na pag-ibig at biyaya ng Diyos Ama. Dahil sa kanyang pagpako sa krus, sa kanyang mga paghihirap, sa kanyang mga pasakit na ibinanggit sa krus, tayo'y nagkaroon ng buhay na walang hanggan. Yes. Sa kanya. Kaya nakamtan po natin na ang ating buhay ay may patutuhan, may papatutuhan at buhay na may layunin. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Sabi po sa pangalawang shade, paggamit sa iyong personality o pagkatao. Paggamit, paano po natin gagamitin ang ating personalidad? Halimbawa na po nito, sa ako, isang lingkod ng Diyos, ako, hindi ko talaga akalain na gagamitin ako ng Diyos. Hindi ko akalain na magsasalita nga ako po ngayon eh. Hindi ko nga akalain po sa oras na ito ay makakaya kong magsalita sa Diyos. Kaya ko na nagawa ito dahil sa tulong ng Panginoon.
Panginoon. At hindi ko siya kayang pahindihan. Hindi ko siya kayang, Lord, ayoko. Lord, ikaw na lang. Lord, sila na lang. Ayoko. Pero hindi. Sabi ni Lord, anak, go. Go. Kaya na yan. Hindi ko ako. Kaya ko lang pa. Hindi talaga natin lubos na maunawaan ang pagkabubuntangin ng bawat isa sa atin. Yes. Matapos kang lalangin ng Diyos, binatak na niya ang hulmahan. Walang sino man mula nung una hanggang sa susunod pa ang mga panahon ang magiging sadyang tulad mo. So, ibig sabihin ko, wala ni isa sa atin na katulad ng sa atin. Kaya, iisa sa atin, mayroong mga spiritual na gift para sa Diyos. Salamat. Amen. Malinaw na nagaganap ang Diyos sa pagkakaiba-iba. Tumingin ka na lamang sa paligid mo. Nang likhain niya tayo, binigyan niya ang bawat isa sa atin na nabataling kombinasyon ng katangian at personalidad. Lumikha siya ng mga introvert. Ito yung tinatawag na gustong mag-isa. Yung gusto lang mag-isa, nagalaw lang ng bahay, gusto lang walang kausap, gusto lang lugar, gusto niya lang. Tapos, mayroon naman mga taong extrovert, gusto naman yung palakaibigan siya. Gusto niya, lagi siyang may kausap, gusto niya, lagi siyang may kakwentuhan. Yun yung mga ginawa ng mga Diyos. Tapos, mayroon naman mga taong na gusto niya lang yung nakasanayan niya, yung routine na lang, yung buhay niya, yung araw-araw na lang kung anong nakasanayan niya, yun lang ang gagawin niya. Mayroon naman yung mga taong palaisip, na nag-iisip lang, puro isip na lang. Mayroon namang pala naman, madamdami naman to. Lagi namang nag-iisip, kunting ano lang, dama na agad. Tapos, yung mga variety, yung paiba-iba lang siya, wala nang paiba-iba lang. Kaya, yun ang mga linika ng Diyos. Ang Biblia ay naglalaman ng maraming patunay na ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang personalidad. Masayahin si Pedro, si Pablo ay seryoso, at walang kapaguran kung ang trabaho. Malangkot din si Jeremiah, walang tama o maling temperamento para sa ministeryo, kailangan sa iglesia ang iba't ibang uri ng personalidad upang ito ay maging balanse. Kaya po, sabi nga sa isang manbawan lang, sa isang worship, dapat mayroong taga-gitara, mayroong taga-tampol, mayroong kumakanta, mayroong mag-e-exol. Kaya po, ni isa sa kanila, limbawa, nawala yung taga-gitarista natin, wala na, kulang na yung kumakatawan sa isang song natin. Kaya, salamat sa Diyos at binuon niya yung mga paglilingkod na yun na hinubog para sa ating lahat. Salamat sa Diyos. Tapos, pangatlong shape, paggamit sa iyong experience o karanasan. Ito naman yung mga naranasan natin. Yung nagbibigay sa atin ng mga paghubog sa mga kasanayan sa buhay. Sigurado marami sa mga ito ay di mo nagustuhan. Ano po ba yung mga karanasan natin na hindi natin nagustuhan? O ba hindi natin kayang kontrolin? Ano po ba yun? Pinahintulutan ng Diyos ang mga karanasan ito para mahubog ka niya. Kaya pala po natin nararanasan yung mga karanasan na mapapait. Kasi mayroon ang Diyos na dapat gawin pa mo sa iyo. Amen. Sabi dito, upang malaman kung ano ang iyong shape sa paglilingkod sa Diyos, suriin ang anim na uri ng karanasan batay sa iyong nakaraan. Una, karanasan sa pamilya. Ano ang natutunan mo sa pamilya mo habang lumalaki ka? Ayun daw po. Yun daw po yung karanasan natin sa ating pamilya. So, ibig sabihin kung ano man yung nararanasan mo habang lumalaki ka sa iyong pamilya, makikita mo yun dahil nandun ka sa pamilya na yan eh. Kaya, huwag po tayo magsasanayin ang mga tod. Pangalawa po, karanasan sa pag-aaral. Ano-ano ang paborito mong subject sa eskwela? Ano-ano po ba? Parang ganun din po yan eh. Parang talento din yan eh. Ano po ba kaya ang talento ko? Ano po ba kaya? Subukan mo kayang maging ganito. Subukan mo kayang maging ganito. Para patutunan natin yung paborito natin, subukan natin. Para malaman natin
natin kung talagang para tayo doon. Sunod, karanasan sa trabaho. Sa anong mga gawain ka naging epektibo at masaya? Ano kaya mga gawain na talagang epektibo ako doon ah? Talagang gusto siguro ako ng Panginoon na para ako doon. Kaya, sarayin po natin at ipadama natin talaga sa Diyos na talagang ang pinagkaloob niya sa atin, gamitin natin para sa kaluwalhatian niya. Harapakan natin siya. Sunod, sa karanasan spiritual naman. Sa pakikipag-usap mo sa Diyos, ano mga karanasan ang naging napakahulugan para sa'yo? Ano daw po yun? Ako naranasan ko na po eh. Karanasan ang maging napakahulugan para sa iyo. Ano po ba yun? Ito yung karanasan ko dati eh, nung naging unang Kristiyano pa ako. Yung sabi ni Lord, gumagawa pa rin ako ng pagkakamali nun. Pero tinatry ko yung pinaka-best ko na magawa ko yun. Pero hindi ko talaga magawa eh. Kung wala ang Panginoon sa buhay mo, hindi mo talaga magawa. Kaya salamat sa Panginoon dahil kasi napagtagumpayan ko yun. Dahil kasi sa tulog niya. Karanasan sa ministeryo. Paano mo pinaglingkuran ang Diyos noon? Paano kaya? Paano natin pinaglingkuran ang Diyos noon at ngayon? Noon, pinaglingkuran ko lang ang Diyos, basta-basta lang eh. Basta lang makasimba ako, okay na yun eh. Lord, okay na to. Nakasimba na ako eh. Pag pinatawad mo na yung kasalanan ko, okay na. Tapos pag umi ko, yun na ulit. Balik na naman. Kaya hindi paglilingkod yun. Yes. Kaya, number 6, karanasan mapapait. Aling mga suliraning tighati, tinig at pagsubok ang may naituro sa'yo. Ano po ba yun? Ako may naranasan ako nito, mapapait. Sa karanasan ng asawa ko, yung nangyari sa kanya, yung nasa ibang bansa siya, yung tinawagan ako ng nurse, sabi niya, Mrs., ano ka na, maghanda-handa ka na, sabi niya ganyan. Kasi yung mister mo, mapamatay na. Na-shock ako. Sabi ko, ba't ganun? Sabi ko, ganyan sa kanya. Sabi niya, kasi po, ano na, yung payat na payat na, wala na pong dugo, ganito, ganyan. Sabi niya, sabi ko, Lord, hindi pa panahon. Kasi, hindi pa po panahon. Huwag niyo naman pong hayaan na mawala siya po sa amin. Kaya umiyak po ako na umiyak yun. Pero, yung kapaitan na dinanas ko, at dinanas niya rin, nagpapasalamat kami sa Diyos, dahil kasi sa tulong ng Diyos, kahit wala na siyang trabaho, kahit wala na kaming parehong trabaho, pero yung talagang pagpapala ng Diyos nandun eh. Amen. Kaya salamat sa Panginoon. Hallelujah. Nagkaroon pa kami ng bahay, nagkaroon kami ng sasakyan, nagkaroon kami ng basta mga mabubuting anak. Salamat sa Diyos talaga, pinagbigyan niya kami ng ganun. Amen. Sa ganyang paraan talaga, naranasan mo sa mga mapapait mong karanasan, doon mo makikita ang Panginoon mo. Yes. Salamat sa Diyos. Ang huli kategorya, ang mga mapapait na karanasan mo, hindi po ba? Ito ay ginagamit ng Diyos upang ihanda ka sa ministeryo mo. Hindi sasayangin ng Diyos ang pasakit na iyong pinagdaan. Amen. Yun nga yun. Amen. Ano ang gagawin mo sa lahat ng pinagdaanan mo? Ano daw ang gagawin mo sa lahat ng pinagdaanan mo? Ikaw ba'y tatawa lang? Ha 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 ha. Tapos, ano ka ba? Malulungkot ka na lang ba habang panahon? Malulungkot ka na lang ba habang buhay? Hindi ka na lang ba aahon? Hindi ka ba tatayo? Tama. Huwag mong sayangin ang iyong pinagdaan ng pasakit. Yes. Gamitin mo ito upang makatulong sa iba. Ang wastong paggamit ng iyong shape ay ang sikrito sa pagiging mabunga at pagkakaroon ng kaganapan sa ministeryo ng Diyos. Yes. Para kapatulatan ng ating balangan. Magiging epektibo kung gagamitin mo ito ng spiritual na kaloob ng ating Diyos, ang iyong kakayahan sa mga gawain malapit sa iyong puso at sa parang higit sa nagpapahayag ng iyong personalidad at mga karanasan. Yun nga sabi ng Panginoon, kung ano man ang mapapait na pinagdadaanan natin,
gamitin ito natin para sa kaikakaon na naman at iba. Yes, amen. Ito po, sa pangalaman na po tayo, mabilis po tayo na, mabilis ako. Amen. Sa paggamit sa ibinigay sa iyo ng Diyos, paano po ba natin gagamitin? Yung ibinigay sa atin ng Diyos, gagamitin na po ba natin ito sa wala? Gagamitin na po ba natin ito sa walang kwenta? Gagamitin na po ba natin ito at sasayangin? Di po ba hindi nakakaluan natin sa Diyos yun? Yes. Sabi sa Korinto, at Roma 12:5-6, tayo'y marami, ngunit kabuo sa isang katawan ni Kristo. At isa-isa'y bahagi ng iba. Yamang mayroon tayong mga kaluob na magkakaiba, ayon sa kagandahan loob ng Diyos sa atin, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Yun nga po, sabi ng Diyos, kung ano ang pinagkaloob niya sa atin, halimbawa, magaling kang kumanta, paggamit po tayo sa ministeryo ng Diyos. Yes. Kung ikaw, magaling kang mangaral ng salita ng Diyos, hindi mo naman ginagamit kasi mahihain ka. Yes. Di wala, walang mangyayari. Nandun lang yung word ni Lord sa'yo, nakaluklok lang. Lord, ayoko po. Dito po ang salita mo, kaya ayoko po magsalita. Pati naiiyak mo ako. Sabi ko ba? Dapat ihayag natin yung salita ng Diyos. Amen. Kaya, palapakin po natin ang Diyos. Sabi dito, ang iyong sarili ay kaloob ng Diyos sa'yo. Kaloob ng Diyos para sa akin, yung sarili ko, kahit sa ako sa Diyos. Pinatalooban ko lang. Yes. Ang gagawin mo sa iyong sarili ay siyang kaloob mo sa Diyos. Sabi dito, kung ano ang pinagkaloob sa'yo ng Diyos, paggamit ka para sa Kanya. Para sa kalulatian niya. Kasi pag hindi mo naman ginamit niyan, mabubulok yan. Yes. Mabubulok at mabubulok yan. Kaya sanayan natin. Sabi, nararapan natin siyang paglingkuran ng buong puso. Yun po sa buong puso ang tinitingnan ng Diyos. Hindi yung basta ka lang gumawa ng isang bagay. Lord, tapos na po ako. Okay lang po ba yan? Hindi. Puso ang tinitingnan ng Diyos. Sinubog ka para sa mga layunin. At inaasahan niya ang gagamitin mo ito. Kung hindi mo gagamitin yan, masasayang lang. At saka inaasahan ng Panginoon na gagamitin mo yan. Kung hindi mo gagamitin, malulungkot ang Diyos para sa'yo. Yes. Kapag sinubukan mo maglingkod sa Diyos, sa mga parang hindi ayon sa paghubog niya sa'yo, para kang nagbubumilit na ipasok ang isang kwadradong bagay sa bilog na bukas. Nagsasaya ka lang ng oras, talino at lakas. Kung hindi ka para doon, huwag mo nang pagbilitan pa. Kasi hindi para sa'yo yun eh. Yes. Tuklasin mo na lang ang mga bagay na para sa'yo yun. Amen. Sabi sa Efeso 5:17, huwag kayong mga hangal, sabi dito. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Amen. Kaya po unawain natin yung mga pinagkaloob ng Panginoon para sa atin. Yes. Kaya ang talagang napakatalino ng ating Panginoon kasi binigyan tayo ng kaunawaan eh. Mm-hmm. Ang kaunawaan tayo kung hindi mo gamitin, wala. Magiging wala ka lang selfie sa mundong ito. Yes. Magsimula ka sa pagsusuri ng iyong kaloob at kakayahan. Simulan po natin. Ngayon na, hindi bukas. Ngayon na. Yes. Maging tapat ka sa sarili at tingnan kung saan ka talaga magaling at kung saan ka hindi. Sabi dito, gumawa ng mga listahan at magtanong sa ibang tao, ito po ay nakakatulong din sa atin. Yes. Ang kanilang mga opinyon, hingin natin, sabihin sa kanila, kung gusto mong malaman na ang mga matutong sasabihin nila tungkol sa espiritual na kaloob mo at mga likas na kakayahan. Ang pinakamabisang paraan para matuklasan mo ang iyong kaloob at kakayahan ay ang pag-experimentuhan mo daw ang iba't ibang uri ng paglilingkod. Ano po ba yung mga paglilingkod? Marami. Maraming binigay ng Diyos sa atin. Marunong kang magsalita. Marunong kang magitara. Sa lahat ng bagay, mga eksakto lang po yan, pero marami siyang binigay na mga kaloob para sa ating lahat. Sabi dito, pinakamahusay na paraan upang matuklasan mo, yun nga, paglilingkod ng iba't iba. Hanggat hindi mo nararanasan ang magsilbi, hindi mo malalaman kung saan ka mahusay. So, ibig sabihin ko, simulan po natin magsilbi na.
Magsilbi na magsilbi upang makita natin at malalaman natin kung saan po ba talaga tayo mahuhusay. Amen. Basta sinimulan mo ang pagsisilbi, matutulatan mo ang iyong spiritual na kaloob kung magiging kabahagi ka ng ministeryo. Isa alang-alang ang iyong puso at personalidad. Sabi dito, suriin natin mabuti kung ano ang mga kaloob ang ibinigay sa atin ng Diyos. At ito ay mas lalo pang pagtitibayin para sa hinaharap na pangwalang hanggan. Parang pangatlo natin ang ating Panginoon. Sabi po naman sa Galatia 6:4, suriin ng bawat isa ang kanyang sarili kung mabuti ang kanyang ginagawa. Magalak siya at huwag ihambing sa ginagawa ng iba. So, ibig sabihin po, kung ang ating kapatid ay magaling kumanta, huwag po tayo maingil. Amen. Kung ano po ang ibinigay sa'yo ng Diyos, maging masaya ka, maging magalak ka, kung ano ang para sa'yo. Kaya po, sabi, surinin po nga daw po natin ang ating sarili. At huwag natin ihambing ang ating sarili sa iba. Dahil magkaiba-iba nga tayo, di ba? Magkaiba-iba ang pinagkaloob ng Diyos sa atin. Mga kakayanan, paraan, gawain. Di po ba? Makakatulong talaga kung kukunin mo ang opinion ng mga taong nakakakilala mo. Sabi ko. Suriin ang iyong mga karanasan at kunin ang mga natutunang aral. Sabi ko, kukunin daw yung lahat ng, suriin mo ang lahat ng karanasan mo. At magbalik-tanaw ka at tingnan mo kung paano ka hinubog ng pinagdaanan mo sa buhay. Paano mo ba yun? Ang mga karanasan kinalimutan, kinalimutan na at wala nang halaga. Ito ang dahilan kung bakit maganda ang magkaroon ng isang talaarawan o spiritual na journal. Yun yata po. Lahat ng mga pinagdaanan natin, lahat ng karanasan natin, lista natin lahat yun para for the future, matitingnan natin, ito na pala ang totoong ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Salamat ulit. Sabi dito, tanggapin ang iyong shape at masiyan ka rito dahil alam ng Diyos kung ano ang makakabuti sa iyo. Dapat mong tanggapin na may pasasalamat at pagkalikha niya sa iyo. Sabi sa Roma 9:20-21, sino ka o tao na makipagtalo sa Diyos? Sasabihin bang bagay na hinubog doon sa humubog sa kanya? Bakit ba ako ginawang ganito? O wala bang karapatan ang makipalayok sa luwad? Upang gumawa mula sa iyong sisidlan na marangal na gamit at ang isa'y para sa pangkaraniwang gamit. So, ibig sabihin, kung ang iyong shape ay tiniyak ng Diyos, ayon sa kanyang dakilang layunin, kaya hindi mo dapat ito ipagtanong ba? Kung ikagalit, utanggihan, sabi nila. Sa halip, nabaguhin mo ang iyong sarili para maging katulad ka ng iba. Dapat mong ipagdiwang ang iyong shape na ipinigay ng Diyos sa iyo. Magalak po tayo dahil kasi may kanya-kanya tayong shape eh. Ang shape mo ay hindi ko shape. Ang shape niya ay hindi niya yung shape. Amen. Salamat. Patuloy po tayo. Patuloy mo palagwin ang iyong shape. Paano po ba natin papalagwin ang ating shape? Sa talinhaga ni Jesus, tungkol sa mga talent, makikita natin ang mga pagnanais ng Diyos na gamitin natin ng husto ang anumang ibinigay niya sa atin. Kailangan natin daw palaguin ang ating mga kaloob, kakayanan, para tilihin natin maningat ang lahat ng mga bagay na ipinagkaloob niya sa atin, karakter, personalidad, at mga karanasan, at maging epektibo ito sa pagsisilbi sa Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ano ba ang mga kakayanan? Ang mayroon ka ay pwedeng pahusayin, at palaguin sa pamagitan ng paulit-ulit na paggamit at pagsasanay. Yun lang po ang gagawin natin, paulit-ulit na paggamit at pagsasanay para sa Diyos. Sa langit ng pagsisilbi,
sa langit na pagsisilbi natin sa Diyos, magpakailanman. Papaghahanda natin ngayon ang walang hanggang paglilingkod sa pamamagitan ng pagpapraktis dito sa lupa. Sabi nga dito pa lang sa lupa, marunong, magkaroon na tayo, sasanayin na natin ang ating mga sarili. Sanayin natin, paulit-ulit natin gamitin, paulit-ulit natin sasanayin ang mga kaloob ng ating Panginoong Diyos. Dahil sa Kanya lamang natin nagagaling lahat ng mga kaloob nito. Kahit hindi siya lang naman kasi ang magpapalago nito, hindi tayo eh. Basta tayo, magsasanay, paulit-ulit. Kaya, salamat sa Diyos. Palakpakan sa natin ang ating Panginoong Diyos. Pag-isipan. Ano kaya ang dapat natin pag-isipan, mga tanong? Una, anong mga kakayahang ipinagkaloob ng Diyos o mga personal na karanasan na maaari kong ihandog sa aking church? Ano kaya yun? Meron po ba? Alam ko meron tayo bawat isa nito eh. Paano kaya natin sa pagsisilbi pa lang, sa paghuhugas ng plato, sa pag-ministeryo mo, pagiging pagbibigay lingkod mo sa mga taong nangangailangan. Iba't ibang paraan ang paggamit ng mga kaloob na ibinigay sa atin ng Diyos. Number two, paano ko magagamit sa pinakamabuting paraan ang mga bagay sa akin ng Diyos, ang mga ibinigay sa atin ng Diyos? Paano ko kaya magagamit yon sa pinakamabuting paraan? Sa akin po kasi, sa akin lang, naranasan ko lang. Kahit hirap ako, ginagawa ko na paulit-ulit, para kasi, para naman kasi sa kalwartian ng Diyos eh. Kahit pagod ka, nawawala ang pagod mo eh, para sa kasayahan ng Diyos. Salamat sa Diyos at palapakan ko natin ang ating pag-alaman. Ayun ko yung kumayo at manalangin. Panginoon, salamat nga po na ikaw po ang nagsalita sa oras na ito, Panginoon. Salamat nga po, Panginoon, na yung salita ay naihayag ng maayos, Panginoon. Lord God, naway, Panginoon, nakakaluwalhati ito sa iyo at masaya ka ngayon, Panginoon, na nakatingin sa amin. Masaya ka, Panginoon, ngayon dahil ang mga anak mo ay naging komportable, Panginoon, sa iyong mga salita. Salamat po, Panginoon, dahil sa biyaya mo, nagkaroon ako ng kalakasan ng loob, Panginoon. Salamat po. Sa pangalan ng anak ko, Jesus. Amen.